Tita, ang ating susunod na paksa ay itong ang ating Nutrition Month. O Tita, kwento muna, muna yung tungkol sa Wikipedia. Okay, so... Kailan ba magsisimula to? Hopefully, magsisimula ito early September. Mm. Pero nag-umpisa na kami na mag-tape, no? Mm. And si Dominic Ochoa, ang ating wonderful Dr. Ricky, mm-hmm. isang pedya. Ay, yan. Ang gwapo naman ng pedya. Oh, kung gano'ng kagwapong pedya, tita, palagay ko may sakit lagi anak ko. Oo, oh, at saka ang bait-bait. Para pupunta ako na pupunta sa kanya. Oo, bait-bait niya. So, galing-galing ng cast natin. So saka may mga bata tayo, mga bulilits, ano, bulilits stars. Yes. Mm. So, hopefully, magiging guest din natin sila. Pero, nga, dapat pala mag-guest natin sila, no? Pero okay. itong segment nating ito ay dahil nga ang July ay National Nutrition Month. So gusto nating malaman sa ating mga eksperto katulad ni Ms. Jovi Naval kung ano-ano ba ang kanilang ginagawa para sa ngayong buwan na ito para sa National Nutrition Awareness Month. Ayun, okay. So si Jovi Naval ay nasa linya na ng telepono. Ayan. Hi, Jovi. Hello. Hi, Jovi. This is Jing Castañeda and Tita Susan, a fan. Yes, good afternoon po sa lahat po ng ating kapamilya connect na nanonood ngayon. Oh, naririnig mo ba kami? Malinaw naman? Malinaw po. Ayan. Jovi, okay. Bakit wala ka dito sa studio? Dapat nandito ka. Nako, may overtime po ako, Miss Susan. May pinaghahandaan kaming event next week. Oo nga, July 4, no? Ito yung sa Crown Plaza Hotel. No, meron kaming Barangay Nutrition Scholars National Conference sa Iloilo City. Okay, iba pa tong FNRI ba is working with you? For the Nutrition Month? Kapartner namin sila. They have this food and nutrition research seminar series naman. Sa July 4. Mm-hmm. Kwentuhan mo naman kami kung ano ba, every Nutrition Month, ano bang mga inaasahan mula sa NNC? Ngayon po ay July Nutrition Month. And ang NNC po naglalabas ng theme every July. Mm-hmm. So ang theme po natin this year ay healthy diet going habit for life. Okay. So ngayon pong taon na to, pinopromote po natin dapat magkaroon po tayong lahat ng healthy diet. Mm-hmm. So ibig sabihin po ng healthy diet, dapat po yung kakainin natin ay balanse, sapat, at saka po dapat mayaman po, mataas sa konsumo ng prutas at gulay, mm-hmm. At saka mga whole grains, pero mababa po dun sa saturated fat, iwas-iwas sa maalat at sobrang matatamis na pagkain. Oh, yan pa naman ang paborito nating mga Pilipino, maaalat at matatamis na mga pagkain. Mm-hmm. So Jovi, can you give us an idea, kunwari yung mga nagpre-prepare ng dinner? Ngayong gabi. Ano ba ang maganda sa ano bang magandang itsura ng plato ng balanced diet? Opo. Meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy. So, yung sa atin pong pinggang Pinoy, kalahati po noon ay gulay at prutas. Mas malaking bahagya yung gulay. Ibig sabihin noon, kada kakain tayo, bawat meal, dapat merong prutas at gulay. Yung kalahati naman ng ating pinggan, mas malaking bahagi nun ay yung kanin at saka yung lesser portion noon ay yung ating protein source na pwedeng sa pirasong isda, karne, manok, o mga butong gulay o itlog. Mm. So, and then don't forget also, dun sa ating pinggang Pinoy, meron tayong baso ng tubig. Mm. Imbes na soft drinks. Oo. So, ang preferred natin na inumin talaga is water. Kasi yan, wala na siyang calories. At saka, ang tubig talaga, yung nakakatanggal ng uhaw. Mm-hmm. Kasi kahit uminom ka ng soft drinks o yung mga tea drinks, may uhaw pa rin. Kasi sobrang tamis yan. Magkikrave ka nga, pero hindi nawawala yung pagka-uhaw. Mm, okay. O tita, ito may mga nagte-text sa akin, ano, tinatanong nila, paano ba raw mahihikayat yung mga anak nila na kumain ng gulay? O parang laging problema to, Jovino?
Nag-uumpisa po kasi yung pagkain ng gulay. Kailangan po makita nila yung mga magulang mismo ang kakain ng gulay. So, pag inihanda po yan sa pagkainan, kakain din po yung magulang. Saka may mga paraan po na pwede hindi mo ipahalata din na kakain sila ng gulay. Halimbawa, pwede kayong gumawa halimbawa ng saluyot burger. Pagtarik yung saluyot, haluan nyo ng arena at itlog at i-shape nyo parang burger patty. So, kumakain sila ng gulay pero hindi nila alam na gulay pala yun. Okay. So ito yung tips no na ibinabahagi mo. Pero minsan ang hirap din kasi tita lalo na kung diba, actually po ang kailangan talaga ay pag baby pa lang uumpisahan na silang pakainin ng gulay. So didikdikin halimbawa malunggay, ihahalo yan sa malapot na gulay. So masasanay sila dun sa lasa ng gulay at an early age. So ika-carry nila yon habang buhay. So at saka dapat lagi din palaging may gulay na ihahanda yung pamilya para maging parte ng diet talaga ng mga bata. Okay. So every year, Jovi, di ba meron tayong Nutrition Month nga, no? Pero ngayong buwang ito, ngayong taong ito, ano yung inyong magiging focus? Sorry? Ano yung focus ninyo for this year? Naalala ko dati, meron kayo yung Pinggang Pinoy. And then in a previous year, meron kayo yung micronutrients naman. Ngayon bang taon, anong kinakampanya nyo? What about the nutrition, no? Ang inyong gustong maging focus ngayong taon? Kinakampanya natin ngayon, of course, healthy diet. Eh, yung pag-iwas talaga yung tatlong mana foods sa tawag ko, no? Yung maalat, mamantika at matatamis. Kasi itong tatlong klase ng pagkain na ito yung nagdudulot ng mas mataas na risk na magkaroon tayo ng mga sakit katulad ng sakit sa puso, ilang uri ng cancer at saka diabetes, saka pati mga sakit sa bato. So, mas malaki rin ang chances natin na maging mataba, sobrang taba, lalong-lalo na yun sa mga bata, mahilig kumain ng mga chichirya, ng mga sari-saring matatamis na inumin. So, ngayon dumarami yung mga batang nagiging overweight. So, kaya ang kampanya natin, maiwasan itong mga sakit na to at mas maging malusog yung ating mga kapwa, kapamilya. Okay. O sana nga para naman maging way of life, ika nga, no? Ang healthy lifestyle. Oo, ina-advocate din natin sa ating mga food manufacturers, sa ating mga nagtitinda, mga karinderya, mga restaurants, na mag-offer sila ng healthier food options. So, tiyakin nila na laging may gulay at saka prutas yung kanilang binibenta. So, naman sa mga food manufacturers natin, pwede nilang babaan pa yung dami ng sodium, yung dami ng asukal, at saka yung pagtanggal ng yung trans fat na masama sa ating katawan. So, kailangan yung ating source ng pagkain ay masustansya at tayo mismo, mga pamilya, marunong tayong pumili ng masustansyang pagkain. Yan. And Jovi, ano naman ang iyong maipapayo sa mga mami na mga bagong ina na may mga baby? Alam ko na isang malaking advokasya ng National Nutrition Council ang pagpapasuso sa ating mga batang mga baby. Tama ba yan, Jovi? Yes, Miss Susan. Of course, yung healthy diet, nag-uumpisa yan pag simula pa lang pagkasilang. So, ang pinaka-healthy diet ng baby, yung breastfeeding o pagpapasuso. So, within the first hour, pasusuhin na, and then eksklusibo ito for the first 6 months. And then, after starting 6 months, umpisahan na po silang pakainin, no? Pwede umpisahan ng malapot na lugaw, and then unti-unting dagdagan ng iba pang pagkain. Pero, dapat i-continue pa rin yung breastfeeding.
especially in the first 1,000 days, bago mag 2 years yung baby. So, kailangan sa umpisa very critical na healthy diet kasi ikikerry nung bata yung paano yung siya natutong mag-umpisang kumain. Kung sinabi, kung binigyan siya halimbawa ng maalat, matatamis, yun na yung magiging preference niya habang pagtanda niya. And there's no substitute for mother's milk. Hindi, hindi po ba? Yes, of course. Breast milk is the best food and the mother's gift to her baby. So, yung aside from the nutrition, the best nutrition na mabibigay na mula sa breast milk, meron din itong antibodies, kaya tinatawag ang breast milk na first immunization ng baby. And of course, iba yung bonding na nangyayari kapag pinasusunong nana yung kanyang baby. Okay, ayan. So, marami tayong natutunan kay Jovi Tita, no? Pero ang mahirap talaga yung, kasi diba sinasabi nga nila pag wala daw gatas, totoo ba yung Jovi? Diba? Pag walang, actually, walang gatas ang ina? Hindi totoo na walang gatas. Actually, either kulang sa confidence yung nanay, or stressed siya, o kaya naman mali yung paghakap or pagposition ng baby. So, kailangan maturuan yung nanay ng tamang paglatch, yung paano ilalapit yung baby sa kanyang dibdib para maganda yung paghakab ng baby. Kung maganda yung, kung mali kasi yung paghakab, walang, hindi nasistimulate yung production ng gatas. Kaya akala ng mga ibang nanay, wala siyang gatas. Pero sa umpisa, talagang kakaunti yung kailangan ni baby. Kasi yung bituka ng baby, parang sinlaki lang ng maliit na kalamansi. So, patak-patak lang talaga ang kailangan ng baby sa umpisa. Okay. Oh, tinamu yan, Nancy. So, hindi pala totoo yun, no? Na wala raw gatas yung mga nanay. Well, oh, kasi nga. Kaya minsan, lalo silang nai-stress. So, kailangan i-comfort sila, tulungan sila para may dumalay din na gatas. Tama yun. At saka kinakailangan din na yung mga mothers kumain ng maraming gulay, maraming prutas, para yung kanilang milk ay also masustansya. No? Oh, actually, pag nagpapasuso nga, mas kailangan yan ng maraming pagkain. Actually, about 500 calories, ano? Pag buntis, mga 300 calories. So, pag nagpapasuso, parang isang dagdag na kainan yon, dagdag na merienda. Kaya naman, yung mga nagpapasusong nanay, mabilis silang pumayat, bumalik yung dati nilang timbang. Kaya pag nagpa-breastfeed, hindi nakakalosyang, lalong nakaka-sexy pa. Oh, tinamo nga naman yan. Oh, diba? Palagay ko yun pa lang, marami na magpapa. Hindi, pero yun nga yung ano, no, problema. Ito nga may nagte-text dito, meron ba raw nabibiling mommy's milk? Meron, diba? Pero for sale ba yun? Yung sa, alam ko sa Fabelia or ang DOH, merong program for that, diba Jovi? Yung meron kasi silang mga milk bank. Oo. So it's intended, halimbawa pag hindi talaga kaya ng nanay, may nangyaring sakit sa nanay, which is very rare naman, meron silang available. Meron ding ibang mga NGOs, mga mothers, na pwede nilang i-share. Meron tayong isang grupo, yung Breastfeeding Pinay. Sinishare nila yung kanilang gatas na sobra-sobra. So, nire-rest nila yan or pini-freezer. Tapos kung may ibang mga nanay na nangangailangan, pwede lang silang kontakin. Okay. Pero hindi for sale yun, ano? Oh, hindi for sale. So parang tulungan sa mga nanay. Meron ba tayong website para pwedeng pumunta ang mga nanay na nakikinig sa atin na baka sakaling kulang ang kanilang gatas na pwede silang pumunta rito sa website na ito? Oo, pwede rin meron silang Facebook page, yung Breastfeeding Pinay. O pwede rin silang kumontak, mag-message sa aming Facebook page sa NNC Official and pwede namin silang i-connect. Okay. O sige, thank you Jovi, ha? Okay, thank you Miss Jing and Happy Nutrition Month po sa lahat ni Susan. Happy Healthy Lifestyle. And Jovi, looking forward tayo sa Wikipedia, padating na. Yes, inaanyayahan po natin, abangan nyo na po this September ang ating bagong program on nutrition on the first 1,000 days, ang Wikipedia. Okay. Okay, thank you Jovi.
Thank you. Ayan. O tita, ang ating napakagaling na head ng marketing ng Alkfi approve sa ating mga suot. I love the combination of your color on screen, orange and white. Oh, diba? De, pero, si Paul. Si Paul. Pero sinashare din niya po. Sinashare din ni Paul. Just want to share that nutrition should not just be about food. It's about the right attitude towards a healthier lifestyle. Ito, napaka-healthy, tita. Hindi. And if there's somebody who can talk about nutrition and healthy lifestyle, Paul Mercado is on top of our list. Correct. Dahil talagang napaka-disiplinado yung taong yan. Agree ako dun. Mula sa pagkain, sa exercise, lahat na. Diba, tita? Kaya idol yan pagdating sa pag-ehersisyo. Talaga. At healthy lifestyle.